Dangdaang mga kalesa ang natagpuan sa ilalim ng dagat. Ngunit ito na nga ba ang magpapatunay na totoong hinati ni Moses ang dagat na sinasabi sa Biblia? Tara, kaasyong at sabay-sabay natin alamin. Kaasyong, i-like, follow at mag-subscribe ka na rin. Araw-araw ay nag-upload kami ng video na siguradong magugustuhan mo. Ayon sa Biblia, 3,500 years ang nakalipas nang maganap ang mirakulo ng paghati ni Moses sa Red Sea para maitakas ang mga Israelites mula sa kamay ng malulupit na Egyptians. At noong dumadaan ang mga kalesa ng Egyptians, ay nabagsakan sila ng tubig. At lahat ng mga alagad na ito ng Pharaoh ay nalunod. Karamihan sa mga archaeologists ngayon ay hindi naniniwala na totoo ang mga nakasaad sa Biblia. At ang iba pa sa kanila ay hindi naniniwala na totoo ang kwento ng pagtakas ng mga Israelites mula sa kamay ng mga Egyptians. Ayon nga sa editor ng Biblical Archaeology Review Magazine na si Rachel Shanks, nagdadalawang isip sila sa mga nakasaad na kwento sa Biblia dahil ang mga ito daw ay walang archaeological evidence. Pero sa kabila ng lahat ng negatibong paniniwala ng karamihan sa mga archaeologists, ay may isang lalaking adventurer at amateur archaeologist na nagngangalang Ron Wyatt ang nagpasyang suriin pang mabuti ang nakasaad sa Biblia. Masinsin niyang pinag-aralan ang lahat hanggang siya ay makahanap ng mga ebidensya, katulad na lang ng paghati ni Moses sa dagat. Ayon sa kanya, kaya hindi makahanap ng ebidensya ang iba pang mga archaeologists dahil mali ang lugar na kanilang ginagalugad. Ayon kay Wyatt, ang mga Israelita ay nakatira sa dako ng Nile Delta o kilala din sa tawag na The Land of Ramesses. Sa unang bahagi ng kanilang paglalakbay, ay huminto muna sila sa hilagang bahagi ng Gulf of Suez o tinatawag ding Sukot. Pagkatapos ay naglakbay sila patungo sa kagubatan ng Red Sea o mas kilala ngayon bilang Sinai Peninsula. Dito nakita nila ang Gulf of Aqaba o ang alam nating Red Sea. Habang naglalakbay sa kagubatan ng Red Sea, inutusan ng Diyos si Moses na magpunta patungong timog. Kaya doon ay nakita nila ang wadi o canyon area na tinatawag ding Wadi Watir. At nung makarating na sila doon, laking gulat ng mga Israelites dahil sila ay pinalilibutan ng dagat at bundok. Hindi man nila magawang bumalik sa dako ng hilaga dahil merong kuta ng Egyptian doon. Tumutugma sa natagpo ang lugar ni Wyatt ang salaysay ni Josephus na isang Roman Jewish historian. Ayon kay Josephus, napagitnaan ang mga Israelita ng kabundukan at dagat na siyang naging rason kung bakit sila ay na-stuck doon at lahat ng Israelita noon ay nagalit at gusto nang talikuran ang paniniwala kay Moses. Isa pang patunay na idinidiin ni Wyatt ay ang nakasaad mismo sa Biblia. Ayon dito, kinausap ng Diyos si Moses at sinabing dumao sa Pihahiroth sa gitna ng kabundukan at dagat at doon sila huminto pansamantala. Paliwanag ni Wyatt, ang ibig sabihin ng Pihahiroth ay mouth of the hole o pupwedeng sabihin ito ang canyon na nakita sa Nueva dahil ito daw ay pinapagitnaan ng dagat at kabundukan. Ang nakakamangha pa dito ay ang pangalang Nueva na pinaigsing pangalan ng Nueva la Mosaihina na may ibig sabihin Waters of Moses Opening. Makikita din sa Nueva ang isang poste na may nakasulat na salitang Hebrew na may ibig sabihin Egypt, Death, Water, Pharaoh, Edom, Yahweh at Solomon. Ang poste na ito daw ay kaparehas na isa pang poste na matatagpuan sa kabilang dako ng Gulf sa may Saudi Arabia. Ayon sa pag-aaral ni Wyatt, ipinagawa ni King Solomon ang mga posting ito 400 years matapos ang mirakulong ginawa ni Moses. Ang mga ito rin ay nabanggit sa Biblia, particular na sa libro ng Isaiah. Nakasaad sa Biblia, nang malapit ng abutan ng mga Egyptians si Moses at ang mga Israelita, ay nagpadala ang Diyos ng isang malakas na hangin mula sa silangan na naging dahilan ng pagkakahati ng tubig sa dagat. Ayon sa mga scientists, posible ang pangyayaring ganun dahil ito ay isang fenomena na tinatawag ding strong east wind. Ayon pa kay Wyatt, ang dagat na tinuwiran ni Moses ay may lapad na 400 hanggang 800 meters at may lalim ito na umabot sa tinatayang 914 meters hanggang 1,524 meters. Kaduktong ng kwento ng pagtawid ng mga Israelita sa dagat na hinati ni Moses ay ang paghabol ng mga Egyptians sa kanila. Nang malapit ng makatawid sa dagat ang huling Israelita ay biglang nagloko ang lahat ng gulong ng kalesang sinasakyan ng mga Egyptians. Pagkatapos ay naging normal ang itsura ng dagat na naging sanhi ng pagkalunod ng buong Egyptian army. Pinatibay palalo ni Wyatt ang kanyang paniniwala na totoong sinasabi niyang sa Nueva naganap ang paghati ni Moses sa dagat. Sinuyod niya ang karagatan malapit sa Nueva habang daladala ang kanyang molecular frequency generator na siyang kanyang gagamitin upang hanapin ang mga ebidensya na magpapatunay na totoo ang kanyang sinasabi. Sinet up niya ang kanyang equipment upang makapag-detect ng kahit na anong bagay na gawa sa ginto. Dahil ayon sa Biblia, halos 20,000 kalesa ang ginamit ng mga Egyptians noong panahon na yon na gawa sa ginto.
Sa paghalughog ni Wyatt sa karagatan sa dako ng Nueva, ay napatunayan niyang totoo ang kanyang teorya. Natagpuan lamang niya ang mga ginintuang kalesan ng mga Egyptians na nakalubog sa ilalim ng dagat. Ang mga kalesang ito ay kaparehas ang disenyo ng mga ginamit ng Egyptians noong 18th Dynasty o 1446 BC na siyang panahon kung kailan naganap ang Exodus. Ang iba pang mga parte ng kalesa at gamit na kanyang nakita ay pinalilibutan ng mga corals dahil sa libu-libong taon na ang nagdaan. Hindi pa dyan nagtatapos ang pagpapatunay ni Wyatt dahil hindi lamang mga kalesang ginamit ang kanyang natagpuan sa ilalim ng dagat kundi pati na rin mga buto ng tao at kabayo. Ang nakakagulat pa dito ay noong pinasuri niya ang buto sa Stockholm University ay napag-alamang ang butong nakita ay buto sa binti ng isang lalaking 3,500 years old na. Kaasyong, baka may gustong i-request na topic, comment down below lang ha at mamimili kami ng the best. At syempre magkakaroon din siya ng special mention mula sa channel na ito. Bago matapos ang video na ito, shoutout muna tayo kay King Leo Espina, Ricky Alcasmati, Donald Verano, Thunder, Miguel Menden, Nathaniel Francisco, Villanueva Christian, Green Panda PH, Chris De Vera, Jem Adena, Luke Marcos Adena, at Adena Family. Maraming salamat kaasyong sa inyong suporta sa aming munting channel. Kung gusto mo rin ma-shoutout sa aming susunod na video, mag-comment ka lang sa comment section na makikita sa baba ng video ito. Maraming salamat sa inyong comment at sa inyong panonood sa aming video. Kung mahilig ka sa mga kwentong horror, katatawanan, kamangha-mangha, at kakaiba katulad ng video ito, bisitahin mo lang ang Asyong Daldal Stories. See you again mga kaasyong!